Dugdog ng Inang Kalikasan. Kasama ko na po ngayon ang magaling at gumaling si Mrs. Edwina Levantino. Happy healing morning, Dina. Happy healing morning po, Doktora. Kumusta ka na ngayon? Maganda po pakiramdam. Okay po. Okay ka na. All right. Balikan natin ang anxiety condition. Maraming mga kasong ganyan na hindi gumagaling, no? Pero pag holistic way, pwedeng gumaling katulad mo. Yes. At para matuto ang ating mga tagapanood ngayong umaga, paano ba nagsimula ang anxiety condition na yan? Opo. Umpisa po siya noong 2015 po sa bahay po. Pagkatapos ko po magluto sa umaga, hindi po ko kumakain sa tama sa oras. Yun. Palagi na lang nating binabanggit sa Healing Galing, bawal magpalipas ng gutom, di ba? Pero maraming katulad mo, Dina, na natapos na lahat ang gawaing bahay, ang nakalimutan ay kumain. Bakit ganun? Kasi gusto ko po agad matapos yung gawain ko eh. Tsaka pagtapos na, hindi ka na po makakaramdam ng gutom eh. Yun. Alam mo ba kung bakit hindi ka nakakaramdam ng gutom? Hindi mo alam. Kasi puro hangin na ang laman ng tiyan mo. Parang balloon. Sa ospital naman, mga kapatid, pag chinek, hindi sila nakakakita ng hangin. Diba? Na-detect bang may hangin ka? Hindi. Kasi hindi mo nakikita ang hangin unless makita mong gumalaw ang dahon ng halaman. Diba? Pero yung hangin na nag-accumulate sa ating katawan dahil sa lipas gutom, hindi nakikita. Kaya hindi magamot ang problema. Diba? Sa dami ng doktor na pinagdaanan mo, apat na doktor, diba? Sa iba't ibang ospital. Nagtanong ba sila sa'yo kung nalilipasan ka ng gutom? Hindi po. Hindi. Pero sa Healing Galing, yun kaagad ang tanong namin, diba? Madami pong tanong. Maraming tanong, katulad ng ano pa? Kung nagpapaaraw po ba ako sa umaga? Hindi. Hindi. Yan. Tapos, kung nagpupuyat? Opo. Yan, bawal na naman ang puyat. Ang mali po na ginawa ni Dina ay di na siya kumain ng maaga. Okay? Nagsimulang naglaba, nagsampay, nagwales, nagluto, ganun ba? Opo. Katulad po ng mga masisipag na mga may bahay. Makinig po kayo, no? Okay, sa simula na ginagawa po ni Dina ang pagpapalipas ng gutom, maayos pa ang tulog niya. Diba? Sa unang taon. Opo. Alright. Pangalawang taon na ganun pa rin. 2016. Ang iniisip mo ba, Dina, ay masasanay din ang katawan mo na ganun? Masasanay na siya ng late ang almusal, late ang tulog. Opo, sasanay po. Oh. Pero hindi po pala masasanay kasi mauuwi sa pagkakasakit. Diba? Pangatlong taon, meron na bang symptoms ng anxiety? 2016 po. Okay, 13, 14? 2015 po, nag-umpisa. 15, 16. 2016 po, naglabasan po lahat. The following year. Okay. So, ano yung mga nakita mong pagbabago? Bakit ganito na ako ngayon? Bago maggabi, natatakot na po ako. Ayaw ko po ng gabi. Natatakot na po ako. Pag bumababa na ang araw, takot ka na. Opo. Kahit may ilaw. Opo. Gusto ko po araw lagi. Ayaw ko ng gabi. Gusto mo daytime lang. Opo. Ano ang nangyayari? Kumakabog ang dibdib? Kumakabog, tsaka malakas po yung tintig ng puso, mabilis po. Mabilis, dahil may takot na. Opo. Okay. Hindi mo yan sinasabi sa husband mo? Hindi mo sinasabi sa anak mo? Hindi po. Ako lang po nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam. Okay. Hindi ko po sinasabi. Alam po nila na lagi masama pakiramdam ko. Hindi po nila alam na ganun. At hindi nila tinatanong? Hindi kung anong nararamdaman mo, bakit? Yung iba po, yung iba pong sintomas, yun po ang sinabi ko. Katulad ng ano? Nahihilo. Nang lalata, hinihingad. Yun po. Okay. Paano ba namang hindi po mahihilo si Dina, mga kapatid?
lumilipas na nga ang gutom, konti pa kong kumain. Opo. Bakit konti ang kain mo? Hindi pa akong ginaganahan eh. Kaya nga po nagparesita pa ako sa doktor ng pampagana kumain. Kasi kahit po kaharap ko na yung pagkain, hindi pa ako makakain talaga. Minsan naiiyak na lang ako. Ang balita ko, pati yung altar, kinatatakutan mo. Bakit ka natakot sa altar? Sa gabi lang po siya. Sa gabi ko pa siya nararamdaman yung takot dun sa puon. Anong nakikita mo sa puon? Wala po, basta nakakaramdam. Pag nakikita kong ganyan, yun, kinakabahan ako. Hindi naman nagkakasungay ang puon. Wala po. Basta natatakot ka lang. Pero pag pumunta pa ako ng kusina, yun, may nakikita ko parang sungay, tsaka sa CR. Pagpunta ko po ng kwarto, tsaka sa sala, wala po, hindi ko po nararamdaman yung ganun. Pero pag kusina, may sungay kang nakikita. Opo, mayroon po. Pag sa bathroom, mayroon din. May sungay din. Kaya ba hindi ka na naliligo dati? Ay, hindi tama po ako ba yan? Yun, isa po yun. Kaya nahirapan po ako maligo kasi hindi ako makahingap sa CR. Parang pag pumasok ka ng comfort room, kulog. Hindi opo, ka makahinga. Po. Kahit may ilaw? Opo, kahit may ilaw. Naging mas malubha pa ba doon ang naging condition mo? Opo, nung after pong na-hospital ako, yun lumabas po. Na-hospitalize ka pa? Yung nag-panic attack po ako, na-ER po ako. Na emergency room. Opo. Kasi, anong oras kayo natake ng panic attack? Alas 6 po. Ng gabi. Paano yung panic attack? Mai-describe mo ba sa amin yon? Nakahiga lang po ako, nanonood po ako ng TV. Tapos naramdaman ko, lumakas yung kabog ng dibdib, tsaka pabilis yung tibok ng puso. Mm-mm. Umikot yung paningin ko na... Umikot ang paningin mo? Opo. Nang dilim yung paningin ko. Parang akala... Natumba ka ba? Hindi po. Nakahawak po ako eh. Oh. Kasi muntik ako matumba. Para po akong parang katapusan na ng mundo. Ganun? Pakiramdam mo? Parang katapusan na. Nung dumating po yung doktor ng neuro, sabi sa akin... Madami po akong bisita noon, mga kapitbahay, biyanan ko, kapatid ko. Pinalabas po niya, sabi niya, pwede ko munang kausapin yung pasyente, lababas muna kayong lahat. Ako naman po, kinabahan kasi baka akala mo, may cancer na ako, Yung pala, tinanong po sa akin kung may problema daw po ako, may problema kami sa bahay. Mm-mm. Yun lang po pala, tinanong, sabi ko, doktora, wala po talaga. Mm-mm. Hindi ko naman po mag-gets kung bakit tinanong sa akin yun. Mm-hmm. Hinahanap ni Doc ang dahilan. Opo. Tapos? Yes, kasi wala akong makitang sakit sa'yo. Sabi ano, niya. Opo. Ah. Ano lang, mild vertigo daw po at saka migraine. Mild vertigo opo. At migraine. Opo, alam niyo po po mga kapatid, sa Hiling Galing, ang vertigo at migraine ay lipas gutom. Doon din po siya. Magkamag-anak yung migraine at saka yung vertigo na yan. No? Yung umikot na yung ano mo, yung... paligid mo, ayan na, yun ang vertigo. Yung migraine naman, yung pananakit ng ulo, nakalakalahati lang. No? Yung iba, dito lang sa may harapan sumasakit, yung iba sa likod, yung iba sa kanan o sa kaliwa. Saan madalas sumasakit ang ulo mo? Dito po sa kanan, sa tsaka kanan. Sa likod. Sa kanan at sa likod. Basta't kalakalahati lang po ang sakit ng ulo, migraine po yon. Mm-hmm. Ang mabisang gamot po doon ay kumain. Habang kumakain, umiinom, mamaya didighay or pwede rin magpa-yutot-yutot. Tapos wala na po yung masakit. Kasi nailabas. Pero hindi ka naman dumighay, hindi ka naman nagpa-yutot-yutot, kaya masakit yung ulo. Mm-hmm. Diba? Paano ka ba napunta sa Hiling Galing nga pala? Dahil nagpunta ka sa mga doktor, diba? Nakaapat ka. Tuwing linggo po, nanonood po ako ng misa po sa TV. Mm, kasi, bago mag-start ang program, may TV mass tayo. Opo, kasi gusto ko talaga magsimba, hindi ko po talaga kaya. Oo, physically hindi mo kaya. Dahil naging bedridden ka opo, na. Opo, nakahiga lang po. Gaano katagal yung nakahiga ka lang? Matagal din. Mga 6 months po. 6 months? Opo. Na dinadalhan ka na ng pagkain sa higaan? Pag lilipat po ako ng kwarto, inaakay. Tapos pagkakain po ako, naranasan ko po yung nakahiga po ako kumakain. Okay. So nanood ka sa misa? O ano nangyari sumunod? Nung nanood po ako ng misa, sabi ko, parang gusto ko pumunta dyan sa Hiling Galing. Kasi, kasunod ng kasunod misa, po, Hiling Galing. Opo, Hiling Galing. Dinire-diretso mo panonood. Tinapos ko po yun, tuwing linggo po yun, pinapanood ko po talaga. Talaga nanonood ka. Sabi ko sa asawa ko, parang gusto kong subukan dyan. Mm-mm. Sabi niya, sige, subukan natin. Tapos nung pumunta nga po kami sa Baliwag. Hiling Galing Baliwag Hiling Galing Outlet. Eto, explain natin sa mga nanonood at baka may mga katulad mong sitwasyon na nagsisimula na din na, no? Yung omega-3 po ay food for the brain. Kaya yun ang inireseta para sa kanya, di ba? Kasi kapag ka
nag-iiba-iba na ang nakikita mo. May mga nakikita ka ng sungay, di ba? Eh, iba na yon, ha? Kulang lang po sa pagkain at kulang sa tulog, no? Kaya, ang ipinayo po sa kanya sa Hiling Galing Baliwag Outlet ay kumain on time. Naalala mo ba? Ang matulog ng maaga. Tapos, yung herbal vitamins B1, B6, B12, tigsa sa